Op, mga idol, mga tropa. Magandang umaga po, magandang umaga po. Welcome back po sa aking channel. Ngayon pong araw na to, pag-uusapan natin, kailan nga ba dapat ihiwalay ang mga chicks? Hindi yung chicks mo ah, hindi. O yung chicks o inakay ng ating mga alagang ibon. Kailan ba natin dapat i-separate sila sa kanilang parents? O ihiwalay sa panibago na lang cages? O sa kanilang flight cages? Yan po ang pag-uusapan at pagkikwentuhan natin sa araw na to. Pero nga, bago yan, pag-i-intro muna tayo mga kasi. Welcome back po sa aking channel. Ngayon pong araw na ito, pag-uusapan natin, kailan nga ba dapat i-separate ang ating mga inakay sa kanilang mga parents? Kailan ba dapat natin ibaba sa kanilang nest box? Yan po mga pag-uusapan natin. Panoorin niyo po ang aking video, ang aking munting video na hinandog para sa inyo. Yan po ang mga parents ng ating inakay. Yan, yan. Nilipad-lipad pa. Ito na po ang ating inakay. Tatlong piraso. Apat na itlog po yan, pero tatlo lang po ang napisa at nabuhay. So, almost kompleto na kanilang balahibo. Tamang age na po yan para ihiwalay sila sa kanilang magulang. Pero ako ngayon gagawin ko muna, ibababa ko lang muna sila sa nest box dito pa rin sa kanilang cage. Kasama pa rin ang kanilang parents para maturuan din silang tumuka. Bababa na natin sila. Kulit natin. Yeah. Muna. So, ito yung isa. At, 1 week po rin sila munang nasa baba. Tapos, ihiwalay na natin sila ng cage. At sila. 1 week ko po silang ibababa muna para maturuan din silang tumuka. Tapos kung hindi pa naman sila gano'ng marunong tumuka, susubukan pa rin naman sakot sila na parents nila. Yan, para hindi naman sila magutong pa. So, pag 1 week na yun, matututo na sila. Ngayon, ihiwalay na natin sila ng cage. Ah, ito na po. 3rd day natin. Mula nang binaba natin sila sa nest box. Yan. Kung makikita nyo po, yung isang ibon na inakay, nagtatry na pong lumipad. Napagaspas ang kanyang mga pakpak. Yung nasa baba naman po eh, nagtatry na rin tumuka mga idol. So yan mga katropang mag-iibon. Makikita nyo yan, medyo nasa sulok pa yung isa. Yan po, 4th day. Kaapat na araw mula nang binaba natin sila sa nest box. Yung isa po sumasama na sa mga parents nila, nakadapo sa dapuan. So yung dalawa nasa baba pa lang. Mga katropa, nagmumuni-muni po sila. Mumuni-muni yung pamilya. Pamilyang ibon. Yan po yung dalawa nasa baba. Pasilip-silip na rin sa baba ng kanilang cage. So, medyo naninibago lang sa kanilang paningin na may nakikita ng iba. Yan po, 5th day. Yan. Yan, medyo kontento na sila sa kanilang cage na nasa baba sila. Hindi na sila gano'n naiilang sa tao. Yan. Yung parents, ayan, medyo smiley sila sa camera. Yan, yung dalawa, ayan, tututo na po silang tumuka dyan.
Yan. So, ilang araw na lang, ibababa na natin sila, ililipat na natin sila sa kanilang cage. Sarili ng cage, so sa flight cage po. Ililipat natin sila sa flight cage nila. Yan po, 6th day, ka-6 na araw po nila. Yan, nilagay ko na sila sa carrier. Ililipat ko na sila sa flight cage. So, pagpasensya na po yung flight cage. DIY lang po ang cage natin. Yan. Ito po palang cage ko eh. Ito yung kulungan ng manok na nilagyan ko lang ng screen. Yan. Para gawing flight cage. So, pasensya na kayo mga tropa, mga idol. Ito lang nakayanan natin. DIY lang. Ayan, binakawa lang ko natin isa. Ay, pamakawala yun. Dalawa na. Uy, labas na, labas na. Labas na. Labas na. Ayaw pa makawala. Uy, labas. Ay, naku, baka makalipad ba to? Labas na po. Labas na po. Yung dalawa, nandun na po sa dulo. Ito, ayaw pa lumabas ng isa. Ah, matukot na nga. Dukotin ko na. Hirap. Aray, aray, aray. Tinuka pa ako. Sakit na sakit pa nung ka. Ayan na. Sige po. Ayan. Ayan na sila. Ayan. Si kanim na araw po nang pinakawalan ko sila sa kanilang fire cage. Ayan po yung sila. Nandun sa sulok. Ayan, tatlo. Mga idol, medyo na ilang-ilang sila. Nasa sulok pa sila. Ayan po ating flight cage. Yan po mga katropa, mga idol, yan na po yung tatlong inakay natin. 6 days natin binaba sila mula sa kanilang nest box. Sa ika-6 na araw, pinakawalan ko na sila sa kanilang flight cage. Yan po, malaki-laki po yung flight cage na yan. Pero pagpasensya na nga guys, yan, nakayanan ko yung DIY cage lang. Naka-ano po sa lupa yan. May time din na kasi sementohan ko rin yan. Ayan. Matutuwa na po sila. Malaki-laki. May nagsabi kasi sa aking masters na mag-iibon. Pag malaki ang flight cage mo, mas mabilis mag-mature ng ibon. Yan po mga ka-idol. Tignan nyo. Kampante na sila sa kanilang bagong kulungan. Bago nilang lipara, no? Flight cage. Ayan. Nandiyan, nakapag-exercise po sila. May ipapagaypay nilang maayos ang kanilang pakpak. Yan po. Muli po, nagpapasalamat ako sa mga nanood. Thanks for watching po, mga katropa, mga ka-idol. Maraming maraming salamat po. Kung napadaan ka lang po sa akin channel, mag-subscribe ka na po. Para sa susunod ng mga video, is updated ka. Maraming maraming salamat po. God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po. Salamat.